Unity ang patuloy na ibabandera ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 elections. Ipinakilala na rin ang iba pang mga partido kanilang bibit-bitin pero hindi kasama yung kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Hindi naman sa sinasabi natin that we want to dominate the entire political scenery. But what we need to do is not to dominate anything, but what we need to do is to be able to bring onto the fold all the different elements of society, all the different elements of the political structure, so that we are all working together. Pagkakaisa ang patuloy daw na ibabandera ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa darating na 2025 elections. Sa oath-taking ng mga bagong miyembro ng partido kagabi, ibinida ni PBBM na sa halos 2 taon din daw na panunungkulan, marami nang nagawa ang kanyang administrasyon dahil nagkakaisa ang mga opisyal. We have been working together. We have been following the same plan. We have come together na nakipag-ugnayan tayo. Ano bang problema dun sa inyong region, sa inyong probinsya, sa inyong bayan? At pinakinggan natin silang lahat. Kasabay niyan, inanunsyo na rin ng partido ang mga target nilang makasanib puwersa sa halalan. Kasama ang Lakas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party sa House of Representatives maging ang local parties. Pero wala pa sa listahan ang hugpong ng pagbabago na dating pinamunuan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sabi ni PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, nagtapos ang aliyansa ng kanilang mga partido makaraan ng 2022 elections. E tinitingnan natin kung pagdating ng panahon, talagang gusto talaga ng hugpong na magkakaroon ng alliance, titingnan natin yung both sides kung ano ang mga kailangan natin para magkaroon talaga ng common cause. Nang tanongin naman si Tamayo kung buo pa ba ang unity team? Ang unity team nanatiling andyan, unity team. Pero yung agreement nag-end. Ang agreement nag-end right after election. So ibig sabihin magbubuo ulit ng bagong agreement. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.